Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa nangyayari sa Israel. Israel gumanti ng putok sa Syria at nagpaulan ng artillery. United Kingdom nagpadala ng warship, eroplano, at mga sundalo sa Israel. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ng militar ng Israel noong Martes na tumugon ito ng artillery mula sa Golan Heights matapos ilunsad ang mga bala patungo sa teritoryong sinakop nito. Soldiers are responding with artillery and mortar shells towards the origin of the launching in Syria, sabi ng isang Israeli military statement, sa ika-apat na araw ng isang digmaan sa mga militanteng Hamas na nakabase sa Gaza na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ng militar na mayroong isang bilang ng mga paglulunsad mula sa Syria patungo sa teritoryo ng Israel. Sinabi ng isang tagapagsalita ng militar na tila mortar fire ito. Ito ang unang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Syria mula nang magsagawa ang Hamas ng hindi pa nagagawang pag-atake sa teritoryo ng Israel mula sa blockaded na Gaza Strip noong Sabado. Ang mga takot sa isa pang pagbubukas ng harapan sa labanan ay lumaki pagkatapos ng mga araw ng bakbakan sa mga militante sa hilagang hangganan ng Lebanon. Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights, isang NGO na nakabase sa UK, ang mga bala ay pinaputok ng Palestinian factions na nagtatrabaho sa Lebanese Hezbollah. Ang militar ng Britanya ay nagpakalat ng mga barkong pandigma, sasakyang panghimpapawid, at isang batalyon ng Royal Marines sa Silangang Mediteraneo, kung saan sasama sila sa isang grupo ng carrier strike ng US Navy na ipinadala upang pigilan ang digmaan ng Israel sa Hamas mula sa paglala at pagpapalawak sa isang mas malawak na labanan. Ang punong ministro ng UK na si Rishi Sunak ay nag-utos sa mga aset ng militar sa rehiyon upang suportahan ang Israel, palakasin ang katatagan ng rehiyon at maiwasan ang pagdami, ayon sa isang pahayag ng gobyerno na ibinahagi noong Huwebes. Sa paggawa nito, ang UK ay magiging pangalawang miyembro ng NATO pagkatapos ng US na palakasin ang presensya nito sa seguridad sa rehiyon, sa kalagayan ng brutal na pag-atake ng terorismo na Hamas noong nakaraang katapusan ng Linggo na pumatay ng hindi bababa sa 1,200 Israelis. Sinabi ng gobyerno na ang pakete ng militar ay naka-standby upang maghatid ng suporta sa Israel at mga kasosyo nito, at magbigay ng pagpigil, kabilang dito ang P-8 Patrol at Reconnaissance Aircraft, Surveillance Asset, tatlong helicopter, isang company ng Royal Marines, at dalawang barko ng Royal Navy. Ang mga asset ng UK ay sasali sa isang armado ng US Navy Carrier Strike Group na ipinadala ng Pentagon noong Linggo at dumating sa rehiyon noong Martes, kasama sa USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group ang Advanced, First-in-Class Aircraft Carrier na USS Gerald R. Ford, ang Guided Missile Cruiser na USS Normandy, at Guided Missile Destroyer na USS Thomas Hodner, USS Ramage, USS Kearney, at USS Roosevelt. Sinabi ng US Central Command na nagtatrabaho din ito upang ilipat ang mga fighter jet sa rehiyon, kabilang ang mga F-15, F-16 at A-10. Ang mga militante na Hamas noong Sabado ay naglunsad ng isang serye ng mga sorpresang pag-atake laban sa Israel mula sa lupa, himpapawid, at dagat, na ikinamatay ng hindi bababa sa 1,200 Israelis na karamihan ay mga sibilyan at ilang dayuhang mamamayan at ikinasugat ng higit sa 3,000 pa, tinatayang 150 iba pa ang pinaniniwalaang bihag ng mga militante sa makapal na populasyon ng Gaza Strip. Tumugon ang gobyerno ng Israel sa madugong pag-atake sa pamamagitan ng pagdedeklara ng digmaan laban sa Hamas at walang tigil na binomba ang Gaza sa loob ng 6 na sunod na araw, na tinamaan ang sinasabi ng Israel Defense Forces na halos 2,700 target na Hamas. Sinasabi ng mga opisyal ng Israel na ang aerial campaign ay simula pa lamang ng opens iba, na malamang nasusundan ng malaking ground invasion sa Gaza. Pansamantala, ang IDF ay nagpakilos ng 100,000 tropa, kasabay ng mabibigat na firepower, malapit sa coastal enclave. Ang mga opisyal ng US at UK ay nagpahayag na ang paggalaw ng firepower sa Silangang Mediterranean ay naglalayong magpadala ng mensahe sa iba pang mga kalaban ng Israel sa rehiyon, kabilang ang Iran at mga grupong sinusuportahan ng Tehran na kinabibilangan ng Hamas at Hezbollah ng Lebanon. Ang mensahe ay ang mga grupong ito ay hindi dapat tumingin upang pagsamantalahan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag sa salungatan. Ang mga internasyonal na kasosyo ng Israel ay patuloy na nagbibigay ng suporta, sa kaso ng Washington, kabilang dito ang patuloy na pagpapadala ng mga armas at ang paghahatid ng mga bala at mga interceptor na Iron Dome.
inilagay na ng gobyerno ng Pilipinas sa Alert Level 3 ang Gaza sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na giyera ayon kay Department of Foreign Affairs, DFA, Undersecretary Eduardo De Vega. Sa ilalim ng Alert Level 3, voluntaryo ang repatriation at sa Gaza ay mayroong 137 Pilipino, habang itinaas naman sa Alert Level 2 ang Israel kung saan sa kabuuan ay mayroong 30,000 Filipino na manggagawa na karamihan sa kanila ay caregivers. Sa ilalim naman ng Alert Level 2, ayon sa DFA ay ipinagbabawal ang non-essential movements, dapat na iwasan ang mga lugar na may nagpoprotesta at maghanda para sa posibleng paglikas. Nauna nang iniulat ng DFA na 2 Pilipino ang napatay kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Ang mga nasawi ay isang 33-anyos na nurse mula sa Pangasinan na nagtrabaho sa Israel sa loob ng 6 na taon, at isang caregiver na 42-anyos na lalaki mula Pampanga. Habang nagsalita naman si Pope Francis patungkol sa lumalalang digmaan sa Israel at pagdami ng nasasawi sa digmaan, ikinababahala umano ito ng Santo Papa at humiling na magkaroon ng peace. I continue to follow with pain and apprehension what is happening in Israel and Palestine. Many people have died, many more have been injured. I pray for the families who have seen that day changing from a day of thanksgiving to a day of grievance. I pray for the hostages. It is a right of who is being attacked to defend themselves. But I am very worried for the situation in which Palestinians are living in Gaza. There have been many innocent victims. Terrorism and extremism do not help to reach a solution to the conflict between Israel and Palestine, but they increase hate, violence, and revenge. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.